Yan, good morning ho. Update tayo sandali sa ating mga bagong manok ano. Eksaktong 2 linggo ngayon itong mga manok na ito. So nilipat na namin mula sa brooding pen dito sa grower house and layer house na rin pagdating ng panahon. So ito po ay 100 na binili. Pero ngayon ay 98 na lang, may mortality siya, 2. And dito na sila hanggang sila ay mangitlog. Ito po ay mga dominant CC artisan egger, dark brown, green tsaka blue. So pinakain ko na to sa kanila kaninang umaga, kaya ayan, di na nila ako pinapansin. So ito po ay magandang pabahay, no? Puro bakal ito kasi movable din siya, pwedeng ilipat kung hindi na, kung gagamitin na ng may-ari itong lupa na ito. And kung may pera naman, ganito gagawin. Bakal ang gagamitin kasi forever naman ang bakal. Pero kung katulad sa akin na nagsisimula eh mahigpit ang budget, ay pwedeng nipa or yung mga recycle ng mga materials. Importante lang naman ay hindi maulanan yung mga manok at pwede nilang silungan pagdating ng gabi, no? Kaya masisigla sila. Ang inumin nila ngayon, kahapon pala ito, ay OHN ito, Oriental Herbal Nutrients. Na inintroduce na namin sila para less ang paggamit ng antibiotic nila. Tapos ganito yung waters nila para iwas basa at contamination sa loob ng bahay. Sa labas naman, ayan, nalagayan ng asola. Yan, may mga saging dyan, aratilis, and may mga bakod na rin. Ranging area nila pag malaki na. Pakawalan lang sila dyan pag 2 months na para kaya na nilang tumakbo kung may mga predators, pusa, wak at ano pang gustong kumain sa kanila. So ang beddings nito ay ipa. So gusto nilang ipa. Mainit din sa katawan, may nakakain pati sila ng mga tira-tirang bigas. Ito, lona, pag gabi or pag mahangin, pag ulan, ay binababa yung lona para safety ating mga manok. At ito naman, pag mainit, screen lang siya. Screen para well ventilated yung ating mga manok. Lalo dito sa Cavite, mainit, kailangan maayos ang ventilation talaga nila. Yan, 2 weeks, 14 days ito ngayon. Tapos na rin ito ng bakunahan, B1, at sa 1 linggo in CD La Sota naman para sa kanila, para safety ng ating mga manok. Sayang ang investment kapag walang bakuna. Madali ng peste, patay yung mga manok. Yan, masisigla sila. Yan, ito naman yung labas ng grower house. Yan, linso lang po yan sa baba. Tapos screen, lona naman kapag gabi or mahangin, maulan, pwede silang ibaba para hindi malamigan yung mga manok. Ito naman yung ranging area nila. Ilang maliliit pa yung mga tanim namin, pero kaya pa yan. Aratilis naman, mabilis lumaki, pati yung mga saging. Importante sa manukan ay may footbath ka talaga. Yan, para
para lahat ng papasok ay isasawsaw sila dyan kanilang mga paa, kanilang mga tsinelas pala. At hindi naman lahat din pwedeng pumasok kasi may stress yung mga manok kung sino-sino tao papasok sa kanilang bahay. Kaya tsaka limitahan talaga ang pagpasok ng tao kasi eh baka mga peste na dala pagpasok ay dali yung mga manok mo. Yan, so ito po ay hindi sa akin. Napag-utusan lang ako ditong magpakain ng mga ng kapatid ko, sa kapatid ko to tsaka kanyang ano kasama sa buhay. And dito marami kaming manok, iba-iba ang edad. May nangingitlog na, may mangingitlog, sisiw, at ito yung sila yung pinakabata. 2 weeks. At sabi ng veterinaryo sa mga write-ups na nababasa ko, kapag ganun daw marami kang age variety ng manok, dapat mauna kang magpakain or pumasok sa bahay ng mga pinakamaliliit. Yan. So dito ako laging nauna simula ngayon. Kasi yung iba malalaki na naman sila. Ayan.